welcome back again to my YouTube channel. So, nandito na ako sa trabaho ko. Sobrang agap kung dumating. 1 hour na naman tayo, guys, bago mag-start yung work ko. Kasi ang agap dumating nung baso. Ito na ngayon, chika. Last week, Tuesday ata o Wednesday, kinausap ako ng manager na magle-layoff daw sila kasi super slow daw ngayong winter. Tapos, sabi niya sa akin, gusto daw niya yung trabaho ko, kaso daw kahit gusto daw niya na hindi magbawas ng tao, need daw kasi talaga. Pero once na naging okay na daw, babalik niya daw ako. Sabi niya sa akin, tatawagan daw yung agency ko, tapos ako daw yung pababalikin niya kasi gusto nga daw niya yung trabaho ko. Okay daw ako magtrabaho. Tapos yun. Tapos ano nyo, grabe na stress ako noon. Pero sabi ko sa kanya, okay lang. Sabi ko, hintayin ko na lang yung tawag. Ganyan, nakangiti pa rin ako kahit medyo malungkot talaga ako. Tapos sabi niya sa akin, sorry daw. Pero gagawan daw na parang ganyan. Siguro daw mga 1 to 2 weeks. Tapos nakausap ko yung iba na ganun nga daw, may time daw kasi talaga. Tapos nalulungkot sila kasi nga, 1 month pa lang kasi ako. Nitong katapusan, 1 month sakto. Tapos magla last day pa ako ng Friday. So, meron na lang akong 3 days nung last week. Tapos, sinabi ko kay Marvin, may bad news, ganyan. Tapos, sinintay ako ni Marvin makauwi. Tapos, yun, nilapitan ako lahat ng katrabaho. Parang pinapagaan nila yung loob ko. Sabi nila, oo, sinabi naman pala na gusto daw yung work mo. Pababalikan ka, maniwala ka lang. Kasi, tapos yung isa nag-share, ganyan din ako dati, tinawagan ako. Basta yung manager natin, mabait yan, super bait. Pag sinabi niya, babalik ka talaga. Sabi niya ganun. Hintayin mo lang talaga, tapos hanap ka na lang ng mga part-time na para medyo may pandagdag kami. Sabi ko, may part-time naman ako, pero hindi ko alam kung mabigyan ako mahabang oras. Tapos yun, alam nyo, kinabukasan, nag-message sa akin yung boss ko sa part-time ko na sabi, na-offer niya ako, baka daw pwede akong magtrabaho sa Christmas break nga daw. Kaya sinabi ko yung Marvin, nag-grab ko na, tapos minessage ko na sila Ate Athena, si Ate Debbie, makipag-meet ako kasi hindi ko na nga sila nakikita ba, kumbaga ba dahil nga puro trabaho ako, hindi nagkakatugma pa yung schedule namin. So dapat ngayong Monday magkikita kami, kapunta kami kala Ate Debbie, magdi-dinner, magluluto si Ate Debbie. Tapos nag-message, tapos ay di nga ready na talaga, tapos magme-message na rin nana ako kala Tita Remy para ma-meet namin yung mga tita-tito namin dito. I-meet ko na lang sana namin ngayon habang wala akong trabaho, ganyan. Tapos sinabi ko kay Marvin nung umuwi ako, sabi ko, Ben, stress ako. Sabi niya, gusto mo ng Jollibee? Sabi ko, kung kailan wala akong trabaho, saka ako bibili ng Jollibee. Sabi niya, siya daw magbabayad, ganyan. Sabi niya, 500 naman ng sinasahod ko kasi dati parang 400. Dadagdagan nga dahil mas mahaba na yung oras na ano niya. Tulad nitong Thursday at Friday niya, 19 hours siya nagtrabaho, dati kasi 16 hours. Nabibigyan na siya. Tapos sa kahapon kasi yung work niya 10 hours siya. Tapos yung nakaraan 9 hours naman. Kaya sabi ni Bebe, malaki daw yung sasahodin niya. Kaya ibibili daw niya ako ng Jollibee. Ilang araw bago natuloy yung Jollibee. Kasi ngayon hindi kami nagkakatagpo nga ni Marvin, di ba? Uuwi ako, tulog siya. Aalis siya, tulog naman ako. Tapos nung Friday, nung mismong last day ko, ayun. Doon natuloy yung Jollibee. Tapos, ayan, edi message ko na yung mga i-message ko na makikipagkita na ako. Tapos, search na ako kayo ng mga pwede namin puntahan ni Marvin. Kasi sabi niya, ipapasyal daw niya ako tuwing lalabas daw siya sa school. Sabi niya ganun, be, kada out ko ng school, pasyal tayo, punta tayo downtown, punta tayo sa mga souvenir ng mga gamit ng Canada. Kasi may sinerge ako parang sa downtown nata, yung Chinatown ba yun? Hindi. Pupuntahan sana namin this week ni Marvin. Magtitingin-tingin kami ng ang tawag dito, ng mga damit na Canada, mga sombrero, yung mga pang souvenir pang padala sa Pilipinas ba, para magkakanba sana kami. Tapos nalungkot ako noon kasi sabi ni Marvin, ba hindi tayo matuloy mag-Boxing Day. Kasi balak namin, mamimili nga kami ng pampadala sa Pilipinas. Hindi pa nga alam nila mama yung about doon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Tapos,
yun, hindi nakikita niyo yung mga ibang vlog ko, hindi halata na problemado ako, no? Hindi ko pa nasa-share sa inyo na mali-layoff ako kasi sabi ko, paano kaya? Pero nag-think positive ako, tapos nagpe-pray ako, ganyan. Tapos kinausap ako nung supervisor ko, tapos sabi niya sa akin, habang nagtatrabaho ako, sabi niya, sana magkaroon ng madaming orders. Sabi niya ganun. Hello! Hi! Madaming orders daw. Tapos sabi pa niya na, kinausap niya isang kasama. Sinabi niya na, sana madaming orders. Ganun. Tapos, ngumiti lang ako sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, gusto daw niya yung pagtatrabaho ko. Gusto daw ako ng lahat ng mga katrabaho ko. Ganyan. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, makakabalik ka. Once na naging busy, papapriority kita para matawagan ka kagad. Kasi gusto din kasi namin na mix din yung mga empleya, mga kasama namin dito. Dahil nga, iisa pa lang yung Pilipinas sa ship namin. Tapos, puro magkakalahay na sila. Meron mang ano, may mga itim, isang itim, tapos may isang puti. Oo, dun sila sa loob. Tapos, ayun, pero sabi niya sa akin, gusto daw niya kasi yung trabaho ko, tapos mabait din ako, masunurin, ganyan. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala, makakabalik ka, ganyan. Sabi niya, ganun. Tapos, edi parang inaano talaga na ako. Tapos, nung kina, ano nung Tuesday, Wednesday, tapos on Thursday, merong dinikit na dito sa labas na parang may voluntary ano early vacation, ganyan. Kasi nga, ano, sobrang ano nga daw, slow kasi wala pang kumukuha. Ang dami na naming stock day and wala pang kumukuha, wala pang pick up, kumbaga. Tapos, ayun yun. Nakalagay doon, voluntary na nga daw kung sino yung mga gusto ng magbakasyon ng 30 days, mas maaga ba kasi parang ang Christmas break ata start ng 23 ata. Tapos, ayun, kasi may 1 week ata kaming walang pasok, guys. Tapos, ayan na, sabi pa sa akin ni Lao, diba? Bakit kami mga regular na ano din nalilayoff? Kaya huwag kang mag-isip, makakabalik ka. Tapos kinausap din ako ng mga, yung mga panggapit kasi puro Pilipino. Tapos sabi sa akin, hanggang kailan contract mo dito? Sabi ko, ay hanggang sa Friday. Ha? Bakit ang bilis? Sabi nilang ganun, sabi ko, ay kuya, kasi slow daw. At sinabi ko na ganun yung sinabi. Sabi, oh, sinabi naman pala eh. Hintayin mo na lang, hanap ka na lang din ng part-time mo. Sabi ko may part-time naman, no? Para lang makasurvive ba? Tapos, yung iba naman sabi nila, maganda dito, lalo na pag naging regular ka, mabilis maging regular dito. Tapos, okay yung mga benefits, ganyan. Tapos, yung nagturo sa akin Pilipina, sabi, ate, hanggang Friday na lang po ako. Sabi, bakit? Sabi, ganun sa akin, bakit? Ayaw mo na dito? Sabi, ate, hindi. Mag-slow daw. Slow kasi daw, slow nga daw po kasi kaya maglilayoff. Ay, ganun ba? Tapos, ay, may part-time ka ba? Sabi niya ganun. Kasi tawagan ko yung kakilala ko para mabigyan ka ng part-time habang hinihintay mo yung tawag. Sabi ko, mayroon naman ate, pero ano pa akong kung mabibigyan ako ng makakakuha ako ng mas mahabang oras, ganyan. Sabi ko, ganyan. Tapos, edi inaano din ako ng mga Pilipino panggabi. Sabi nila, oh, makakabalik ka, ganyan. Sabi, hintayin mo lang, ganyan. Sobrang babait din nila sa akin. Tapos yun din, may pangmaga din na ano, dalawang Pilipina din. Mga may maedad na rin sila. Ito sabi nila sa akin, hintayin mo lang yung tawag, ha? Huwag kang kukuha ng bagong trabaho. Hintayin mo yung tawag. Sabi sa akin, ganon. Tapos, ayun na nga. Tapos bigla rin akong nalungkot na sabi ko pati yung mga regular mawawalan din ng trabaho kasi ano nga slow nga ngayong winter daw. Pag winter daw talaga, tapos sabi pa nga nung isa, expect ko na daw na January na daw ako mga makababalik. Tapos sabi na iba kung sinabi 1 to 2 weeks, hintayin ko na lang daw kasi may ganyan daw talaga pag winter. Kaya pala no, kasi may sa Pilipinas, mayroon din kaming kapitbahay na nasa Canada. Tapos, sinabi, narinig, may chismis din minsan, hindi daw makapagpadala ka dahil, ano, slow daw, dahil winter. Pag winter daw pala, talaga nagbabawas, ganyan. Siyempre, kami nasa Pilipinas, kami din naman namin alam na ganun pala yung buhay dito sa Canada. May time na naso slow, ganyan.
Pero sa factory daw talaga, dumadating daw talaga sa time na nag-slow talaga sa factory, slow down talaga. Kapag wala masyadong order, ganyan. Tapos, ayun. Nagdudesal talaga ako, nasabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Tapos nung nalungkot talaga ako nung pati regular, sabi ko, sana magkaroon ng orders para hindi ma-cut yung mga regular. Tapos sabi nga nila ate, yung isang Indian, kinausap daw niya isang manager, na sabi niya, mabait daw ako, parang inaano daw niya ako. Pinupuri-puri daw niya ako dun sa manager namin kasi ayaw nga daw niya kumawala ng work, malay-off. Tapos sinasabi ng manager na isa na gusto ko rin yung trabaho niya. Pero at tingnan natin kung ano mga mangyayari, ayaw din namin siyang malay-off, ganyan. Tapos si ate, yung pang nagturo sa akin na Pilipino, inaano din niya ako dun sa isang manager. Kasi dalawa yung manager na niya, pares Canadian. Tapos, ayun, nung Friday, so sabi ko, last day ko, nabinilhan ako ni Marvin ng Jollibee. Baunin ko daw dito, kakainin. Bit-bit pa akong chicken, tsaka spaghetti. Tuwan-tuwa ako, naka-Jollibee last day. Tapos, tuwan-tuwa pa ako noon kasi nung Tuesday, nung bago sabihin sa akin, nag-message ako kay Marvin, tuwan-tuwa ako dahil may locker na ako. Behanapin mo nga yung padlock ko dyan kasi may locker na ako. Tapos, biglang message ako, be. Ito, wala pa naman nakalagay. Hindi ko kasi pa nahanap yun ng aking panglock. Tapos sabi ko, Ben, tuwan-tuwa pa naman ako, no? Tapos sabi ko, may uwi ko na yung gamit ko na nakalagay sa locker. Sabi kong ganun. Tapos, okay lang yan, Ben. Huwag kang mag-isip. Sabi niya, hingi ako ng mas mahabang oras kay Ma'am Joy, para ako magpo-full time ako sa bakasyon ko. Parang bakasyon na ata nila 17 or hanggang 15 na lang ata sila, ganyan. Ako na lang magtatrabaho, tapos may Christmas party nga sila, mga kaibigan niya. Sabi niya hindi daw siya makakasama kasi may work daw siya. Siya lang daw yung makakapag-work ngayong December dahil ako nga daw ay na-lay off. Tingnan, nawala naman ako kay Marvin. Hindi sasama dahil nga walang kasi may bayad din. Nisip din kasi niya, sayang din yung pambayad, tapos wala akong trabaho. Pangkain na rin namin, ganyan. Tapos, kinausap ako ng Friday nung manager ko, nilapitan ako, sabi sa akin, Crystal, sabi niya sa akin, hindi na daw matutuloy yung layoff sa ako. Sabi ko, nangyak-yak ako, guys. Sabi ko, nangyak-yak talaga ako. Parang nag-ubo talaga yung luha ko noon. Nung kinausap niya ako, hindi na daw tuloy yung layoff. Tapos lumapit na sa akin yung mga kasama ko, yung mga supervisor. Sabi ko, sa binila, masaya ka, congrats, di ka na wala ng trabaho. Sabi niya na ganun. Tapos tuwan-tuwa ako na nabubuo na talaga yung luha ko. Lahat sila nagsulapitan sa akin habang habang nagtatrabaho, yung mga busy lahat. Isa-isa sila naglapitan, nagko-congrats na hindi daw tuloy yung layoff ko, ganyan-ganyan. Sobrang saya din nila talaga. Sobrang saya nila hindi tuloy yung layoff ko. Tapos, sabi ko sa'yo, tapos lumapit si ate, yung Pilipina, sabi ko, oy Crystal, hindi ka na matutuloy, pinagdadasal ko pa naman yan. Kasi pagdating ko kanina, kasi yung mga stock namin, sobrang tataas, mga kasing taas na nitong warehouse eh. Nawala na yung part dyan sa may harap namin. Naubo, sobrang dami daw kasi yung pick up ng delivery nung Friday, di din akalain, so sabi niya, oh, sana naman, ganto-ganto magbago. Eh, nag-message pa ako sa agency ko, na sabi ko, last day ko na, pero once na naging busy, tatawagan daw siya, sabi nung sobrang bait din ng agency ko, sabi, how are you, Crystal? Are you okay? Tapos ganyan-ganyan, tapos sabi ko, thank you for the opportunity. Sabi ko, sobrang ganda ng environment na pinasukan ko dahil sa'yo. Yung mga ganyan, nag-thank you talaga ako. Sabi ko, very nice yung mga kasama ko, ganyan. Tapos sabi niya, good to hear daw. Tapos sabi ko, I did a great job daw. Kasi nasabi din nung manager ko sa kanya daw, ganyan. Tapos, gusto nga din daw ng manager na i-keep daw yung mga employee. Kaso nga daw busy. Ay, hindi busy. Pero sabi niya, a-update daw siya nung manager ko, nung Friday daw ng hapon. So, parang nagdadalawang isip pa ba?
Tapos yun nga, biglang boom. Sabi ko kay Marvin, sabi ko dun sa kasama na laging turo-turo sa akin, ibang lahi Indian, sabi niya sa akin, call your husband. Sabihin ko daw yung good news. Sabi niya gano'n, tinawagan ko si Marvin. Aba, nasa Eton Center kasama mga kaibigan. Kasi ang alam ko, nasa ano lang siya, mag-gym siya, tapos hindi natuloy. So, nakipagkita na lang siya, nandun kasi siya, mga kaibigan niya sa STC. Ihinatid niya ako, sabi niya, wait lang daw niya ako makasakay. Sabi ko, go. Aba, hindi na nag-chat, nasa Eton na. Sabi ko, nakawan ako dyan, Marvin, na okay lang sumama, pero magsabi ka. Sabi ko, sorry na, binalimutan ko. Kasi nagkukwentuhan kami habang nasa biyahe. O, sige na, sabi ko, gano'n. Tapos, kumain daw sila doon. Be, nung nasabi mong good news, napabili ako ng sushi. Aba, nag-sushi ka. Ang baga naman kami, be, sabi niya. O, sige, okay lang naman. Para kasi paborito niya yung sushi. Hindi nga kami nakakabili ng ganyan. Kasi medyo pricey din. Pero kaya naman. Hinaano lang din namin. So, ayun nga, nung na-stress din ako, sabi niya, okay lang, be, kasi kahit pa paano, may konting ipon tayong panggastos, di ba? Kung nagagastos kami nung mga nakaraan, ay, Diyos ko, siguro walang matitira dun sa pera namin. Lalo akong stress kasi wala kaming panggastos, di ba? Eh, di ba, nagbayad pa ng tuition, kaya ubos talaga yung ipon. May natira lang, konti lang. So, kung for 1 month wala akong trabaho, sasapat naman yung ipon namin ni Marvin. Tapos siya, may income naman siya sa part-time niya, tapos makapag-full-time pa siya ngayong December. Kaya sabi niya, huwag ka nang mag-alala. Tapos sabi ko, tapos habang nasa bahay nun, sabi ko, sana matawagan ako. Tapos sabi ko, please! Sabi, tawa-tawa sa akin si Marvin. Nung sinabi ko, please, sabi ni Marvin, be, parang anong-ano yung please mo, ah. Parang nagmamakaawa. Sabi ko, syempre, kailangan natin ng work dito, be. Sabi ko, ganyan. Okay lang, makakapagpahinga ka na. Yun. Time ka na magpahinga. Sabi niya, sulitin mo yung pahinga mo. Parang nakaka-stress pag magpapahinga ako ng sobrang tagal. Sabi ko. Tapos sabi, okay lang. Sabi niya, ganyan. Tapos yun, happy-happy na ako. Tapos nag-message ako, Ate Debbie, mag-emote na sana ako sa inyo sa Monday. Kasi lay-off ako. Karang i-share ko sana sa kanila ngayong Monday talaga yung nangyari sa akin. Tapos biglang ganun. Tapos sabi niya, tawang-tawa si Ate Debbie kasi mag-work na lang daw ako. Di na naman daw to. Sabi ko, matutuloy yan Ate Debbie. Soon, matutuloy yan. Sabi ko kay Marvin. Excited pa naman si Marvin kasi mamimit uli namin si Ate Debbie. Tapos mamimit ko na si Ate Athena. Si Ate Athena, lagi ko lang ka-chat-chat lang yan eh. Mga kalukuhan lang minsan yung mga chat-chat namin. Tapos ayun. So, ayan. Back to work na ulit tayo. Sobrang happy ko na ulit. Sabi ko kay Marvin, be, papasok ako sa Monday. Sobrang happy ko. Work-work na tayo. Sobrang ano lang. Sabi ko nga kay Marvin nun. Di ba nga nag-offer nga yung sa part-time ko, nag-offer siya sa akin mag-work daw ng mahabang oras sa Christmas break. Tapos, ayun. Tapos sabi ko, be, sobrang lakas natin kay Lord. Sabi kong ganyan kay Marvin. Sabi niya, oo nga, be, hindi tayo pinapabayaan. Talagang pray ako kay Lord na, Lord, ikaw na pong bahala kung ano pong mangyayari. Sabi ko, mga ganyan. Ito si Marvin, di rin mawawala yung pagdadasal niya everyday, guys. Eh, bago matulog, nagdadasal talaga yan. Ako, nagdadasal din ako bago matulog. Kaya, ayun, wag lang talaga nating, ano, tsaka, kahit stress ako noon, parang nangihina na ako. Ano pa rin, parang iniisip ko pa rin yung part na pagiging positive talaga na sabi ko. Nagdadating na may mangyayaring maganda, ganyan, yan ang iniisip ko. 3 days yun, tapos boom, may work na ako, oh my god. Kaya sabi ko, be, okay na, medyo survive na tayo kasi madiridiritso yung trabaho ko, sabi kong ganun. Sobrang happy lang, kaya dapat talaga guys, huwag kayong mawawala ng pag-asa. May time man siya, syempre, pag nabalita mo yung balita na hindi magandang balita, talagang malulungkot ka, panghinaan ka lang loob, pero mamaya bukas, ano, medyo dapat magiging positive ka na uli. Kasi syempre, bawat gising mo, kada araw, panibagong pag-asa yan. Hanggat gumigising ka, may pag-asa yan, guys. Nasa sayo na lang yan kung paano mo i-handle yung bawat mangyayari sa buhay mo, di ba? Tapos syempre, huwag mong kakamalimutan si God. Lagi kang mag-pray.
i-ano mo sa kanya lahat. Ako talagang sinishare ko talaga kay Lord lahat. Eh, sabi ko, ganto ganyan, Lord. Di ba? Sobrang laking impact talaga pag lagi kang nagpe-pray, lagi kang nakipag-usap kay Lord, lahat ng pinagdadaanan mo. Lagi ko lang talagang inaano. Sabi ko, ano, sabi ko, pangit ang Pasko namin ni Marvin na bagong taon, tapos magbe-birthday pa ako. Sabi ko, walang-wala kami. Sabi ko, ganun. Sabi ko, walang-wala kami. So, hindi rin tuloy yung plano namin sa birthday ko. Kasi sabi ko, wala akong pasok sa birthday ko. Sabi ni Marvin, lalabas daw niya, kain daw niya ako. Paano kami kakain? Wala akong trabaho. Parang naano akong gumastos kapag syempre, pag nawalan akong trabaho, naano akong magagastos. Pero minsan, pag nawawalan akong trabaho, dun ako ginagastosan ni Marvin, siya ang nagbabayad. Kasi deserve ko daw naman yon, ganyan, ganyan. Eh, syempre, minsan sa sobrang ano kong magtrabaho, nawawalan na din ako ng time para sa self ko. Pak. Tapos nakasalubong ko pa si Ate Jessa kahapon, papunta ako sa part-time ko. Kasi Ate Jessa taga dun sa lugar namin. Pupunta naman din siya sa part-time niya. Tapos sabi niya sa akin na, tiyaga mo rin nini, no? Sabi sa, oh ate, kailangan ni. Sabi ko, ipon pa rin tayo, ipon-ipon pa rin po ate. Ang hirap kasi kapag biglang may emergency, wala kami maduduko. Sabi ko, parang ganun ang naano ko. Tapos sabi ko, ate ikaw, di opo, wala din nini. Kasi yung day off daw niya, dun sa full-time, nasa part-time. Parang ganun din sa akin. Tapos sabi niya, sabi ko, ate, nasukasanayan na rin, oh. Parang, ano, oo. Kasi parang pag nag-day off ka ng isang araw, hinahanap na... Hey! Ay, guys, sorry, naputol yung video ko kasi tinawag ako ng kawork ko. Yung isa din, sobrang bait din yan. Doon daw ako sa loob kasi may dalawang tao doon sa loob. Doon yung nagka-cut ng mga papers. Kami naman, yung buo na yung cups ba, ipapak na lang namin. So, doon daw ako... Kasi parang hindi daw papasok yung isa, yung isang nagtatrabaho doon. Kaya doon daw ako, sabi ko. Tapos sabi niya, easy job. Kasi may machine na ikakat lang yung mga paper, parang ipapak ko lang, ilalagay ko sa kahon. At iyon ang ilalabas dito sa, ano ay, diyan sa amin, para maging cups na nga. Sabi niya, ganun. Sabi niya, kaya mo yan, easy job lang yan, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, sabi ko. Ganun. So, ayun lang guys. So, magpapaalam na ako. Diba? Sobrang dami ng dumaan na pagsubok sa amin dito ni Marvin sa Canada. Diyos ko. Yung tipong, yun nga, isa sa pinaka mahirap talaga yung papalit-palit ako ng work. Diba? Kaya sabi ko, nung kakaisang buwan ko pa lang ayoko na magpalit ng work. Gusto ko na dito. Habang mag-iipon kami hanggang dumating yung point na mag-aaral na ako, dun lang ako aalis dito. Kumbaga ba, yun ang nasa ano namin ni Marvin. Kasi malapit lang sa bahay, tas okay din naman yung sahod. Tas pag naging regular pa, edi bonus na yun, diba? Pag naging regular ako. Kasi kahit ganito pa yung sahod ko, nakakaipon na kami ni Marvin kahit papaano. Tas paano pa pag naging regular, edi mas mataas yung sahod. Tas may benefits pa ako. Kasi bala ko na magpatingin ng mata ko, guys. Dahil pag na doon ako, nakaupo ako, hindi ko nakita yung screen. Hindi ko nakita yung mga naka... type doon sa screen. Ang sakit na talaga, nagbe-blurred na siya. Sabi ko na kay Marvin kahapon. Kasi nung before kami umalis sa Pilipinas, medyo malabo na. Pero nung dumating kami dito, parang umano na talaga siya. Parang lalong nahirapan na ako magpasa. Kaya sabi ko, be, kailangan ko magpasalamin. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!